Hello mga loves! Welcome back to my channel. So for today's video is mag-share ako sa inyo ng video tungkol dun sa pagpapariband or ano ba yung mga do at saka dos natin na pwede natin gawin sa after natin magpariband or before natin magpariband ng ating mga hair. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa akin channel, please subscribe to my channel and please click the bell button para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng mga bagong video. So, alam naman natin mga loves na kapag nagpariband tayo ng ating hair, kailangan meron na tayong routine na gagawin para sa mga hair care tips na ating gagawin. So, ayun. So, ang first natin syempre gagawin is yung mga do na dapat nating malaman bago tayo magpariband. So, ang first thing is bago kayo mag-start ng igawin yung process ng inyong hair, syempre, tatanungin muna kayo ng mga hairstylist nyo o yung gagawa ng mga ng hair nyo sa na ng hair nyo na magriband. Syempre, tatanong nila sa inyo. Pero meron kasing mga ibang hairstylist na hindi na nila tinatanong kung ano ba yung mga nagawa na sa hair mo. So, kailangan malaman nila kung ano ba yung mga nagawa na. Halimbawa, yung mga yung pagpapa-color nyo sa inyong hair, kailan kayo nagpa-color. So, kailangan sabihin nyo rin yung pag-alaga ninyo sa hair, kung kailan kayo nagpa-treatment, or nagpa-wax, or nagpa-hot oil. Kailangan malaman nyo ng inyong hairstylist para at least maalaman nila kung pwede bang i-reband yung hair nyo or dapat mag-wait muna kayo. So, yun. So, ang tip number 2, yun yung do's natin na tip number 1. So, ang tip number 2 is, kailangan, bago tayo pumunta sa... So, syempre, kailangan kapag natapos na kayong i-treatment or i-reband ng inyong mga hairstylist, kailangan i-condition nyo yung inyong hair. So, bago kayo magpa-reband or bago, kailangan maganda talaga yung hair nyo or yung tubo ng hair nyo kasi hindi sila papayag kasi nang basta-basta na lang ninyong magpapa-reband. Kasi meron silang mga package na meron para sa virgin hair, meron pang sa mga na, ano na, na ribad na, meron ding mga may color na hair, may mga ganun silang mga package. So, kailangan talaga alam ng mga hairstylist nyo bago kayo magparibad. So, sa mga, yung mga hair na meron may mga henna, yung mga wax, so, kailangan yun, ma-maintain nyo na ng monthly na gagawin para yung hair nyo is ma-maintain nyo rin na shiny, tsaka maganda yung tubo ng inyong mga hair. Syempre, kailangan din natin gumamit ng mga conditioner or shampoo na nababagay sa ating hair. Kung sa tingin nyo, doon kayo hiyang sa mga yung brand na yon, pagpatuloy nyo lang yun, hindi yung mag-iiba-iba kayo kasi baka ma-damage yung ating hair. At syempre, kapag nabasa din ng ulan yung ating hair, halimbawa bagong riband kayo, nabasa ng ulan or na kailangan mabadlawan nyo agad yon kasi yung ulan is makaka-damage siya sa ating hair kasi meron siyang salt bases na makaka-damage sa ating hair. So, after naman ninyo magpa-reband, so, diba, nakatapos na kayo, syempre, hindi nyo sila babanlawan ng 72 hours or 3 days, hindi natin sila babanlawan. At syempre, bago natin, pagkatapos ng 3 days, pag binanlawan natin, ang gamitin lang natin is conditioner. Huwag na tayo mag-shampoo ng 1 week. Hanggat maaari nga mga loves, hindi araw-araw yung pag-shampoo ng ating hair. Kailangan 2 times a week or 3 times a week ang gagawin natin pag-shampoo sa ating hair. Or kung pag na-feel nyo na na medyo kailangan na ng shampoo ng ating hair, yun, pwede nyo na siyang i-shampoo. Pero, ang conditioner is araw-araw natin gagawin yung conditioner. At syempre, after nyo magpariband, hindi kayo pwedeng maligo sa swimming pool, sa beach, or mabasa nga ng ulan, or yung pawis natin, hindi rin pwede after nyo magpariband ha, kasi nga, madadamage yung hair, or baka maging kinky yung ating hair, makulot. So, kailangan, 2 weeks kayo, 2 weeks kayo after magpariband, 2 weeks muna yung ipagpaliban nyo bago kayo mag-swimming sa dagat or sa swimming pool. Ayun, pwede naman kayo mag-swimming sa swimming pool or sa dagat after 2 weeks nyong ma-reband. So, make sure lang din guys na protected yung ating hair sa mga polluted environment. So, meron naman tayong mga nabibili ng mga hair coat na pwede nyong ipang ano. Halimbawa, meron namang UV sunscreen protection para sa hair. Tapos, meron ding anti
pollutant sa hair. Meron nung nabibili nun. So, marirecommend ko sa inyo yung Vitress. So, maganda din yun. So, ayun. Kung naghahanap kayo ng pang-coat sa inyong hair. So, ayun. So, syempre, rebonding na ang ating hair. Kailangan yung dumalaw sa inyong mga salon ng every month hanggat maaari. Tapos, bago mo siya mapaparibond ulit, after 6 months mo na siya ulit maipariribond. Hindi yung pwede yung after 3 months ipapariribond mo ulit. Hindi yun kasi madadamage yung ating hair or magkakaroon siya ng split ends. And kailangan din mga loves na monthly kayong magpapatrim ng inyong hair para hindi tumubo yung mga split ends sa inyong hair. At saka syempre, kailangan din monthly talaga kayong magpa-cellophane, ganun. Kung wala naman, pwede naman tayo mag-hot oil sa bahay ng ano lang, diba? Alam niyo yung nyog, so gagawa din ako ng video nun para matry din natin kung yung hot oil na nyog, yung lulutuin nyo yung ano yung gata. So yun, parang maganda din yun. At dahil straight na yung ating hair, iwasan din natin mga loves na gumamit ng mga brushes na alam nyong makakapag-tangle sa ating hair. Yung alam nyo yung pag gumapit siya. So, hanggat maaari ang gamitin nating mga hair comb is yung mga malalaki yung mga ano niya, yung mga ngipin niya. Para hindi magbuhol-buhol yung ating hair at syempre para hindi siya ganun maput. Keep out of our hair sa mga sun, yung masyadong mainit na oras. Huwag tayong masyadong magbilad sa araw hanggat maaari kasi nga nakaka-damage din po yun ng ating hair kahit meron tayong nilagay ng mga sunscreen na meron naman kasing nabibili nga yung sinabi ko sa inyo. Meron namang nabibili na pang-protekta sa ating hair. Pero iwasan hanggat maaari, iwasan din natin ang magbilad sa araw kapag, ano, kapag masyadong mainit yung panahon. So, ayan, kung gusto nyo na, after nyo magpa-rebond, kung gusto nyo naman magpa-color or magpa, la, ano, anong tawag dun sa, anong yun, parang highlights, kung gusto nyo magpa-ganon, syempre, mag-wait muna tayo ng 2 months bago natin ipagawa yun sa ating hair para hindi na, para makapagpahinga yung ating hair ng 2 months kasi masyadong maano na yung hair natin sa rebond, diba? So, maghintay tayo ng 2 months para gawin yung procedure na pag-color or pag ano, highlights yun. Kung gagamit kayo ng mga dryer, yung mga hair dryer, so hanggat maaari, huwag masyadong mainit kasi nakaka-damage din daw po yun ng ating hair. So, ilagay nyo lang sa cold na ano yung dryer nyo. At saka medyo malayo para hindi talaga ano sa ating hair tsaka sa ating anit. At lastly, syempre mga loves, kailangan din natin kumain ng mga vitamins na maraming vitamins, yung mga fruits, vegetable para din magkaroon tayo ng shiny hair at maging healthy din yung ating hair. So, meron din mga vitamins na pampa ganda ng ating hair, yung mga may mga biotin. So, yun, pwede din yun. At syempre, huwag niyong kalimutan talagang kumain ng mga healthy foods. At syempre, exercise tsaka diet. So, yun lang yung mahalaga doon. So, ayun mga loves, maraming salamat sa magpagsama sa akin sa video na to. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa akin channel, please subscribe to my channel and please click the bell button para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng mga bagong videos. Thank you for watching guys. See you in my next video. Bye-bye!